What's up guys? Ayan, at nandito po tayo ngayon sa Ground Zero Off-Road Race Track dito sa Buen Suceso, Arayat, Pampanga. At nandito tayo ngayon para subukan itong ating WR-155R kung okay ba siya sa race track. Alam nyo, marami ng mga vloggers at mga artista at iba pang mga VIPs na nag-race track na dito. Alright guys, ito si Sir Oco Santos, ang owner ng Ground Zero dito sa Pampanga. At Sir, magkano ba yung entrance dito? So whole day is 350 pesos, ang half day naman natin is 250 pesos. Sa mga nagmo-moto camping natin dito, libre na yung overnight natin. They just have to pay dalawang araw na track fee, which is 350 pesos per day. So 700 pesos kasama na yung moto camping doon per head. Okay, nung sinuka namin to, it's 650 meters track length, and ang pinakamabilis na nakatapos dito is 46 wow. seconds per lap. Wow. It's open Tuesday to Sunday, 8 a.m. till dawn. Maraming salamat, sir. Alright. So, ito, tara, i-try na natin ang racetrack na to. At tignan natin kung ano bang meron dito. Kung bakit marami na rin ang mga gustong mag-ride sa ganitong klaseng track. Ayan, so dahil first time natin, chill-chill lang tayo dito, no? Kasama natin ang dalawa sa member ng Team Alikabok. Wow, okay pala dito, ha? Tsaka yung ano niya, corner niya, may hugis, kumbaga pag ganun siya. Tapos, dito mo magagamit yung maganda suspension ng motor mo. Ayan, no? Lupang-lupa. Oh, wow. Ay, yun lang nakakatakot yung corner, no? Pag hindi ka sanay. Ah, ito, rampa na. Oh, nakakatakot mag-rampa dun, ah. Pero okay yung ano dito, oh. Corner. Talagang build siya para i-banking mo. Wow! Para siyang ano? Para siyang playground na kapag ka naiinip ka, na wala kang ibang mapuntahan, na mapaglaruan dito, pwede. Woo! Sarap sa ano? Parang malalaglag yung puso ko dito. Daan-daan ka lang sa corner dito. Buti na lang maganda yung suspension ng WR, no? Nakakatakot ito, oh. Itong ganito. Tapos ito, oh. Mura-mura lang yung entrance dito. 250 pesos makakapaglaro ka na, no? Ang kailangan mo lang is motor. Try nyo guys, maganda, maganda. Playground na playground sa akin to, ah. Kaya lang hindi naman ako ganun kagaling, eh. Lalo na to. Hindi tayo mapatalon. Nakakatakot. Ito yung masarap dyan, oh. Suggest, ha, kailangan magsuot kayo ng elbow cap at saka knee cap dito dahil mas malakas yung tendency na mag-slide ka dito dahil sa mga corners niya, no? Buti kung sa straight lang, eh. Pero sa mga ganito, prone kang matumba. Buti lupa lang, di ba? May mga corner na walang shape pero mostly meron lahat. Sa halagang 250, oh. Woo! Dapat counter steer dito. Woo! Gamit na gamit yung gulong natin na IRC, ano. Ito yung nakaka-excite dyan, eh, yung talon, yung uy! Uy! Sarap! Ay! Baka mapasobra. Overshoot tayo. Dapat dito kapag first time mo, ganito lang. Daan-daan lang. Nakakailang mag-counter steer. Woo! Grabe, sara, dagdagan nila yung ano, rampang ganun, no? Dito mo magagamit yung pag magko-corner ka, ibababa mo yung paa mo para makapag counter steer ka. Ooh, ooh. Oh my god, nakakatakot, lalo na pag nagbabounce. Pero enjoy siya, no? Kung di mo pang gigigilan. Alam mo, parang yung napapanood ko lang sa TV noon, yung mga nagmo-motocross na ganito.
ako na mismo yung nakaka-experience. Woo! Sarap. Kahit hindi naman sobrang branded ng motor mo, basta pang off-road na motorcycle, pwede na dito. Ayos ha. Kaya doon ka mabibilib sa mga professional na nagmo-motocross. Hindi biro yung sports nila. Sarap noon. Medyo namamaster mo na, kaya lang huwag ka magpapa-overconfident, no? Kawawa yung nasa likod mo dito. Ayan, sakto yung boots natin, no? Hindi ko mailakad ng masyadong pulido dahil sobrang tigas. Saktong-sakto dito, kailangan natin ng boots na matigas, no? Dahil dito, talagang delikado pag nag-overconfident ka dito. Ayan na! Woohoo! Uy! Try naman natin nakatayo. Kaso, mas delikado yung nakatayo, oh. Pero yung mga bumps, hindi mo mararamdaman, oh. Nakakatakot. Yung alam mo, nararamdaman mong dumudulas siya. Alam mo yung pag nadudulas ka sa road talaga, yung mga simentadong kalsada, parang ilang ka, eh, no? Dito, intentional mo siyang i-slide talaga, eh, no? O, oh, yung counter steer na ganyan. Alam mo yung mag-i-slide ka na pero kailangan mong i-gas. Di ba tayo pagka nag-i-slide, kailangan natin pumreno. Dito hindi. Pag nag-i-slide ka na, kailangan mong i-gas. Wow, ganun, no? Ah, katakot. Buhangin. Okay, last lap muna. Last lap. Last lap na natin. Ah, sa likod na kalaban. Eto na si Reed, pumasok sa corner na pinaka-stretch. Do meretso. Pagdating sa corner, nag-slide. Okay. Sarap sa feeling nung ano, rampa. Wow. Andyan yung kalaban sa likod. Si Reed, nahuhuli. Eto na po siya sa unang jump. Wow, wow, oy. Okay, sarap dito. Ayun, so, diba, bago yung sapatos ko, shoutout sa iMoto 2. Pag bago yung sapatos mo, parang kang first time naglalakad, no? So, sobrang tigas niya. Parang first time ko lang, parang akong sanggol na naglalakad, oh. Ready na? Maggapas ka na ng okra. Na ano namin, dinadala namin sa pansugod, sa trail, sa rope road. Ito si Astro Boy. Alright. Astro Boy. Lakad ka nga, Poy. Parang bagong tuli. Bagong tuli. Gagamitin ni Poy yung WR natin. Kaya lang wala siyang gear. Kaya yung gear namin, pinahiram namin sa kanya. Okay, so final lap na tayo. Pero tuturuan tayo ni Sir Oko para kung paano yung position. So, paano ba, Sir? Basic lang. Sige, sampa ka. So, lagi natandaan, dapat ang center of gravity, susundan mo. Kung nasa center of gravity, nandun din ang motor mo. Most of the time, kaya nawawala tayo sa center of gravity natin, yung foot peg natin, hindi natin dinidiin sa paa. So, parang yan, kapag umapak ang boots mo, inapak mo na sa foot peg mo, parang gusto mo tanggalin. Parang pinanggigigilin mo, parang gusto mo tanggalin. Para yung gulong, nakadiin sa lupa. And then, lagi natandaan, ang tuhod, nandito lagi sa shroud. Ngayon, pag magbababa ka ng paa, sige, go. Sige, sampa ka. Kung magbababa ka ng paa, lapit pa ng upo. Alright. Ipit lang sa shroud. Pag magbababa ka ng paa, go. Baba, dikit pa rin sa shroud. Ganyan. So, huwag kang mag-split para yung yakap mo pa rin yung motor. Okay. Alright. And then, sa cornering mo, okay yung elbows mo, diretso naman, nakatayo. Attack position, go. Ikaw. Ganyan. Sige, taas pa. Yan. Tapos, ang helmet, aligned sa handlebar. Okay. Alright. And then, ang tingin, hindi sa gulong. Ang tingin mo dun sa pupuntahan mo. Huwag kang titingin sa gulong. Kasi kapag tumingin ka sa gulong, parang sa trail lang, mas alangan ka sa pupuntahan mo kapag nakatingin ka sa gulong. Alright. And then, kapag magka-counter steer ka, ay lean out lagi, katulad ng ginagawa mo kanina. Yan. Kaso ito dapat, diretso niyan. Yan. Diretso pa. Ah, ito. Yan. Alright. Basta lagi, elbows up. Okay. Okay? Relax. Yan. Sige, tulak mo to. Isa-isa lang. Tulak mo to. Tulak. Yan. Yan, ganyan. Elbows up.
Yan, ganyan siya dapat. Yan. Okay. Tapos ito, align. Sandal bar, kabila. Yan. Alright? Okay. Practice, basic lang. Ikaw bahala sa speed mo. Every turn, 10%, 20% throttle. Lagi may iwanagas. Okay. Ah! Dapat daw medyo nakupo ka sa taas. Ay, sa harapan. Ayun, oh. Okay, oh. Yung sa jump lang, hindi ko alam. Kailangan pala medyo nakupo ka sa bandang harapan ng motor. Hindi ako makapagsalta, nakalimutan ko, nagbablog nga pala ako. Yan, medyo maganda yung tip niya sa akin. Ano? Oo nga naman, oh, parang yayakapin mo sa tuhod mo at sa hita mo yung motor. Mas nagiging kapit siya ngayon, oh, dahil yung center of gravity ko nasa taharapan. Tama ba? Okay. Okay, ba't palagi ko doon nakakalimutan, nagbablog ako? Medyo gumanda naman yung andar natin. Yun. Ito yung pinakamagandang corner dito. Ito yung pinaka-wide eh. Okay, final jump na tayo. I survived! Woohoo! So, ayun guys. At napakaganda dito sa Ground Zero. Salamat kay Sir Oco Santos sa pag-invita sa amin dito. Sir, anong pangalan mo, sir? Yun, Aaron, Boss Reed, Aaron. Okay, anong channel mo, sir? Yo TV. Yo TV po. Yo TV, ayan. So, pagdating naman sa WR, ay okay na okay siya dito. Kaya lang, medyo hirap ako pagdating sa trail, ano, dahil mataas nga siya. Dahil madalas akong matumba. So, dito naman sa helmet, kuha niya at kailangan natin mag-goggles dahil maalikabok. Kagaya dito sa Ground Zero ay napaka-alikabok. Kailangan natin ng goggles. Kung regular na helmet lamang ang gagamitin mo, tiyak na mahapdi sa matayan, ano guys. Alright guys, at tapos na kaming maglaro dito sa playground. Playground ng mga nag-upload. Maraming salamat kay Oco Santos, ha. Nilibre na naman kami sa paglalaro dito. May bayad kasi dito, di ba? Yun, nilibre lang niya. Grabe, no? Ayan, sa mga gusto maranasan yan, ha. Murang-mura lang. At saka pwede pang mag-camping, di ba? At saka bago ka sumabak sa trail, lalo na sa bundok, sa gubat, eh mas maganda dito ka muna mag-practice, di ba? Nani? Alright guys, maraming salamat po. At least kahit pa paano nakapaglaro tayo. At dito ko muna tatapusin ang ating vlog guys, ha. Pero bago yun, pakicheck nyo po muna ang ating next episode. Alright. Hanggang ngayon, hindi ko pa in-unbox itong ating gold play button. Kung makikita ninyo, naka-attach pa rin yung kanyang mga tape. Subscriber sila. Subscriber ko nga. Hello po, Musa. Hey, mukhang magra-ride po kayo. Oh, ikaw pala. Ba't nandito ka? Tiga Cavite ka, di ba? Okay.
Kaya unbox na natin ang ating YouTube Gold Play button. Ano? Napakalaki niya. Tingnan nyo. Grabe. And then... Alright guys, see you next vlog. Maraming salamat po. Wait for speed.